Kaya ako titigil hanggat hindi pa kita nakakasama, anak ko! Kaya ako malaman tungkol kay Aryana. Kaya hindi siya nakakalakad ngayon kasi isinumpa siya nung sirena ko mula sa kanya. Ano? Nililang mo ko! Nabubusan niya yata ng gasoline eh. Akala ko ba marunong ka nito? Ba't hindi ka sigurado? Hubert! Where's Daddy? Meron na siyang mahalagang pinuntahan. May mas mahalaga pa kasi sa birthday ko? Iba ka! Aryana! Ay, umuwi na tayo! Umuwi! Umuwi ko! Megan. Megan, please. Talk to me. Let me explain to you. Megan, I'm sorry for leaving your party without telling you. Meron lang akong importanteng kailangan puntahan. Alam ko na, Dad. Pinuntahan mo si Aryana. I made a mistake for leaving you. Megan, I promise you. I promise you it won't happen again. I'll never put you down again. Believe me. Can I go to sleep now? Pagod na ako, Dad. Pagod na ako. Yeah. Yeah. Dad. Yes. Thank you for this one. Pero sa tingin ko, mas deserve to ni Aryana. Sa kanya mo na lang ibigay. No, Megan. Megan, binigay ko to sa'yo. Para sa'yo to. Daddy kay Aryana. He loves her. He loves her more than he loves me. Yeah, that's not true. Huwag na huwag mong iisipin yan. Kahit anong deny ni Daddy, kahit sinasabi na sa akin na ako lang ang mahal niya, sa mga ginagawa niya, it's obvious. Mas minipili niya si Aryana. Victor, ano ba talaga nangyari? It's all clear to me now, Ma. Hindi ko anak si Aryana. Ginagamit lang siya ni Ofelia. Ginagamit? Ginamit niya noon para makabalik siya sa pamilya natin. Ginagamit niya ngayon para makaganti. Pero paano yung lukso ng dugo na naramdaman natin? Naaawa lang tayo kay Aryana dahil sa kalagayan niya. Ngayon lang naging malinaw sa akin ang lahat. Niloloko lang tayo ni Ofelia, Mama. Hindi ko maintindihan si Ofelia, Mama. Ang buong akala ko, maayos na sa amin ang lahat. Natanggap na niya, nahiwalay na kami. Tinawagan ako ni Ofelia, Mama. Humingi siya ng tulong sa akin. Nagmalasakit ako kay Aryana, kaya ako nagpunta doon. Kaya ako iniwan ang birthday party na anak ko. Pero nung pagpunta ko doon, parang bumalik sa akin ang nakaraan. Nung panahon na wala ang baby namin. Mama, kung ano-ano nung pinagsasabi ni Ofelia,
na Serena na ang anak namin. Nakakagawa nito nung Serena kumuha kay Aryana nung baby pa ito. Nasaktan ko si Megan. Para sa ano? Sa kwentong Serena ni Ofelia. Ilang beses mo na kaming sinaktan ni Megan dahil kay Ofelia at ampon niyang si Aryana. I know, Stella. I know. So I am deeply sorry. I'm sorry. Sorry! Hindi na mababawi ng sorry mo yung sakit na nararamdaman niya. You should have seen Megan earlier. Nung nalaman niya na wala yung daddy niya sa sarili niyang birthday party. As a mother, it breaks my heart to see my daughter in so much pain. Kaya kahit ilang milyong sorry pa yung sabihin mo, at ilang libo pang regalo ang ibigay mo sa kanya, hindi na kayang tanggalin yung nararamdaman na sakit. Nandito lang sa paligid ang anak ko. Hindi pa siya nakakalayo. Kaya hanapin niyo siya. Puntahan niyo lahat ng islang malapit dito. Huwag kayong titigil hanggat hindi niyo pa siya nakikita. Ikiya, nasa na kaya si Ray ni Yasmin? Tingnan mo nga. Makautos naman to. Hanipin mo ako. Ayan! Malapit na bumalik dito si Reyna Yasmin! Si Reyna Yasmin na lang ang makakatulong sa sirenang Tagalupa. Malayo naman siya kay Neptune eh, kaya sigurado ligtas ang Tagalupang sirena. Sirenang Tagalupa! Tagalupang sirena! Nagsitigil kayo! Tumigil ka rin! Tigil tayo! Sa ngayon, ligtas si Aryana. Pero paano pag natunto na siya ng mga sugo ni Neptune? Makikita na siya ni Neptune at kukunin na niya ang anak nito. Aryana! Gising! Gising! Aryana! Gising! Aryana! Gising! Gising! May paparating! Nasa labas ng kuweba! Ano? Hubert! Aryana? Ka. Marlon. Aryana. Marlon, ayos ka lang ba? Okay lang ako. Anong ginagawa nyo dito? Paano kayo nakarating dito? Paano nyo nalaman na nandito ako? Nagbangka kami. Kayong dalawa lang? Hindi naman kami pwede magsama ng bankero eh. O tapos, ano nangyari? Bukas yung alon. Nahulog si Hubert. Kaya tumalun ako para sagipin siya. Kaya ko naman bumalik ng bangka eh. Ikaw na nga yung sinagip eh. Hindi ko naman sinabing tumalong ka. Ano ba yan? Hanggang dito ba naman magtatalo pa rin kayo? Buti na lang dito ako minapadpad sa'yo. Okay ka lang ba, Aryana? May sugat ka oh. Okay lang. Natuyo naman eh.
Medyo magaling na. Ate, gabi ka muna. Ate, ano nang gagawin natin ngayon? Maghihintay tayo. Kung nag-last man siya, babalik yun. Pero ate, paano pag kinuha na siya? Ano ka ba? Walang kumuha sa anak ko. Nag-last lang yun, babalik yun. Ate. Misis, totoo po bang nakawala anak nyo? At bakit po kayo nagawi dito? Eh, matagal na po. Abandonado ang bisyo na to. Nawawala? Hindi. Hindi nawawala ang anak ko. Nag-report po sa amin na itong si Miss Suarez. Eh, makakatulong po sila sa paghanap kay Aryana. Nakita na namin siya. Asan ho? Kasama ni Marlon na mama siya. Sige na ho, makakaalis na kayo. Maraming salamat. Wala pong nawawala. So, paano? Din yun na kailangan dulo namin? Hindi na po. Salamat ho. Salamat po. Okay. Iwan mo na kami, Carlina. Parang awa mo na. Eh, gusto ko lang po sanang makatulong. Ah, salamat, Carlina. Pero hindi na namin kailangan ng tulong mo. Victor, anong balita kay Aryana? Nahanap na siya? I don't think she's really lost, Mama. But what if it's true? Paano kung nawawala nga talaga si Aryana? You know what, Mama? I really don't care. You don't care? Dahil sa pagsuspecha ko na anak ko nga si Aryana, dahil sa pag-aalala ko sa kanya, kinamumuhiin ako ngayon ng anak ko. Megan has to understand. Hindi, Mama. She has all the right to be mad at me. Nahati ang panahon ko, ang pagtingin ko, dahil sa maling akala. Mama, I've been unfair to my real daughter. Mula sa araw na ito, hindi na sila parte ng buhay natin. At hinding-hindi ko hayaan na tuloy ang masira ang pamilya ko nang dahil sa kanila. Sir, hindi ako naniniwala na nahanap niya yung anak niya eh. Baka pwede, hanapin niyo pa rin. Miss, magulang na mismo ang nagsabing hindi na raw nila kailangan tulong namin. Pero bakit nandito pa rin sila? Alam ko, nawawala pa rin si Aryana. Hindi na nga raw po. Eh kung gano'n, nasan siya? Ate, sorry sa mga nasabi ko sa'yo kagabi ah. Pang hinahala kasi ako ng loob eh. Pero pangako ko sa'yo, magiging matapang ako. Para sa'yo, tsaka para kay Aryana. Hindi kita masisisi, Andoy. Buong buhay mo, nadamay ka sa problema ko. Hindi mo nga nabigyan ng panahon yung sarili mo. Kasi ginintindi ko, di ako. Tsaka si Aryana. Ako sakali man na, ako sakali man na sumuko ka na, hindi ako magagalit sa'yo. Hindi ako maghihina na. Dahil hindi mo naman ako responsibilidad. At hindi mo rin responsibilidad si Aryana. Pero ate, mahal ko kayo. Kaya responsibilidad ko kayo ni Aryana. Ate? Ate, may lignat ka. Wala ko alalahanin ang doon. Ate! 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 Nawawala ka, Aryana. Kaya tinawagan ko si Hubert para hanapin ka na namin. Sumakay kami kay Coach Carlina, papuntang Cavite. Kasama niyo si Coach? Oo.
Pero tinakasan din namin siya. Hindi rin naman kami pwedeng magsama ng ibang tao sa paghahanap sa'yo eh. Aryana, paano ko napadpad dito? Naligaw ako sa dagat. May nakita akong bangka. Tapos munting na ako makita ng mga mangisda. Mangisda! Magpapayaga! Kaya sumisid ako palayo. Tapos bigla na lang may tumama sa ulo ko. Kaya nagkaroon ako ng sugat. Tapos bigla na lang ako nawalan ng malay. Pagising ko, nasa isang isla na ako. Nagpahinga muna ako saglit doon. Hanggang sa may dumaan na bangka. Sinundan ko. Habang sinusundan ko yung bangka, may peresa mula sa ilalim ng dagat na humihila sa akin. Pero nilabanan ko yun. Hanggang sa napadpad na ako sa islang to. Tatalin kita sa ospital. Sandali na lang. Ospital? Bakit mo ko dadali sa ospital? Balik mo ako sa bangka. Kailangan ako ng anak ko. Totoo niyan, hindi naman masakit yung sugat eh. Ang masakit, yung alam ko nag-aalala si Mami sa akin ngayon. Naghihirap na naman yung kalooban niya dahil sa akin. Nakita niyo ba siya bago kayo pumalaot? At talikod na si Tita Ofelia eh. Hindi niya na kami nakita. Huwag kang mag-alala, Aryana. Gagawa ako ng paraan para makabalik ka sa mami mo. Ako ang gagawa ng paraan. Sorry. Sorry. Bakit ka nagsusorry? Dahil napahamak kayo na dahil sa akin. Aryana, importante. Nakita ka na namin. Eh, lalo nga lumala yung sitwasyon eh. Lumala? Bakit? Dahil tatlo na tayo nandito ngayon. Mahalaga, may kasama ka na. Hubert, Marlon, hindi nyo ba naiintindihan? Hindi lang si Mami ang nag-aalala ngayon. Sigurado ako pati mga mami nyo rin. Bago ako mawala, nagalit ako kay Mami. Ang sabi niya sa akin, huwag daw ako lumayo. Sabi niya, huwag ako lumukoy sa malalim dahil delikado. Gusto mo nun lang sana ako kay Mommy. Kung naniwala lang ako sana sa kanya, hindi sana mangyayari to. Hindi sana hindi rin kayo mamamahamak. Wala siya sa tinitirhan niya. Pero narinig ko, nawawala daw siya. Oo nga po, mahal na Reyna eh. Nahiwalay po siya sa kanyang ina. Naligaw po siya. Napadpad sa ibang isla. Nanganganib siya na baka matunto ng anak niya si Neptuna. Magmadali ka, Dikya. Ipakita mo sa akin, nasa ang isla siya. Ipakita, ipakita ang kinaroroonan ng taong naging sirena. Mahal na Reyna, halika, kailangan niyo tumakita. Tawad niyo
ni bang anak ko? Nabubusan ka daw ng tubig sa katawan. Mariho niyo itong ikamatay. Paano ang anak ko? Para sa Aryana. Sino ba siya para sundin natin? Ako? Si Princesa Neptuna. Malakas ang kapangyarihan niya. Kailangan natin siyang sundin. Babayaran ko po kayo. Sabihin niyo lang po sa akin kung saan nagpunta yung anak ko. Kaya huwag niya nga yung kinukulit. Nagsisinungaling kayo sa akin. Alam niyo kung nasan sila Ofelia. Sigurado kasi ako ano ng anak kong si Marlon. Lola, parang namin nahanap si Aryana eh. Nawawala din si Marlon at si Hubert. Baka hinahanap din nila si Aryana.